And finally, ikatlo na toxic, na pinaka-toxic na kultura ng network marketing is yung yes upline rule. Kung tinuruan kayo ng ganun, napakalaking kalokohan nito. Kasi ang ibig sabihin lang nun is tinuturuan kanila na wag mag-isip. How ironic na niloloko tayo ng mga hindi network marketing members, ng mga tao sa labas, ng mga prospect na ang panloko nila sa atin is open-minded ka ba? Diba? Ganun nila tayo asarin. Kasi ganun yung mga introhan dati ng mga networkers eh. Open-minded ka ba? Totoo naman kasi. Diba? Kailangan natin ng open-minded na tao. Diba? Para ma-share natin ang opportunity ng products natin. How ironic kasi, tinatanong ka kung open-minded ka, sinare yung business sa'yo, pinasali ka, tapos pagkasali mo dito, kino-close mind ka na nila. Pero bakit yun ginagawa ng mga uplines? Unang-una sa lahat, takot sila na mag-quit ka. Kasi nga, ang tingin nila sa'yo, empleyado. Subconsciously, empleyado. Na may downline ako. Normal yan, okay? Hindi to masama sa mga nagsisimula, sa mga nakakapag-build pa lang ng team, na nagsisimula pa lang magkaroon ng mga downlines. Normal to. Okay? Kaya nga pinapanood mo tong video na to para maging aware ka, para gawin mo kung ano yung tama. Takot sila na mag-quit ka. No? Kasi nga, ang tingin nila sa'yo is empleyado, ikaw yung magiging, cash cow nila, di ba? Pipigyan ka nila ng pera pag humataw ka, pag nag-recruit ka. Natatakot sila na mag-quit ka. Ikalawa is, natatakot sila na makahanap ka ng mas maganda. Di ba? Kaya kino-close mind ka nila. Kasi maraming ibang opportunities pa na mas maganda eh. Di ba? Wala namang perfect na opportunity. Walang perfect na team, walang perfect na company. Kalokohan. Kung may magsabi sa'yo ng ganun, sinungaling yun. Walang ganun, walang perfect. Meron bawat company, bawat team, may kanya-kanya yan mga pros and cons. May mga kanya-kanyang positive and negative yan. Walang perfect. No? Even my team, hindi to perfect. No? Walang perfect na team. Walang perfect na upline, walang perfect na company, walang perfect na product. Wala. So, natatakot sila na makahanap na ng iba. Diba? Halimbawa, for example, ito pinapanood mo na training ko. Diba? Kung meron mga uplines na sinasabihan ka na huwag mong panoorin yan kasi recruiting ka dyan. Huwag mong kamaniwala dyan. Walang resulta yan. Wala. Wala yan, hindi yan. Kung ginaganon ka ng mga uplines mo, bakit? Paano nila nalaman yung sinasabi nila? Diba? Paano nila nalaman na wala akong resulta? Alam nila yung laman ng bank account ko? Diba? Alam nila kung ilan yung downlines ko? Alam nila kung magkano pumapasok sa akin ng income every day, every week, every month? Alam nila? Mismong kapatid ko nga, di alam eh. So, yung kapatid ko, kasama ko every single day. Hindi niya alam. So, yun yung nagiging toxic. Kino-close mind ka. Tinuturuan ko kung paano hindi na mag-isip. Tinuturuan ko paano maging alipin. Now, yung ibang mga uplines, ang katwiran kasi nila, para kasi too much thinking is analysis paralysis. Tama. Totoo yun. Tama. Kaso, ang nagiging problema is para sa akin, bakit hindi mo na lang i-explain? Kasi ang nangyayari, parang hindi ka nagiging transparent sa members mo kung ginagawa mo. Kung ikaw ay isang upline, tapos ginagawa mo. Yes, upline lang. Basta sinabi ko, yes lang. Yes, upline. Nagiging boss ka na. Hindi ka leader. Nagiging boss ka na. Hindi mo empleyado yan, remember? Kasi sa inyong mga downlines, sa inyong mga members, hindi nyo boss yung upline mo. Nagiging boss na. Kapag ganun, yes, upline lang. Sundin mo lang. Gawin mo lang kung ano yung sinasabi ko. Diba? Which is, naniniwala naman ako na yung mga uplines is, ang intention nila is maganda. Kasi sabi nga, di ba, hindi ka naman tuturuan ng mali ng upline mo. Kaso ang problema doon, okay, ang problema doon sa kasabihan na yon, paano kung hindi rin alam ng upline mo na mali yung tinuturo niya sa'yo? Di ba? So paano yon? Kaya yun yung nagiging mali pagdating sa yes upline rule, na yes lang, na huwag ka nang mag-isip. Tinuturuan ka nila na huwag, hindi naman nila sinasabi yun, na huwag ka nang mag-isip. Pero minsan may mga uplines na sinasabi yun, huwag ka nang mag-isip, basta gawin mo na lang. Meron naman siyang magandang side, which is yun. Ang magandang side dito, dun sa yes upline rule na yun, is kung alam mo na yung upline mo is may resulta, successful, ethical. Ethical. Effective yung tinuturo niya ng mga strategies, may SESES, kompleto kayo ng 5 M's, pwede yun eh. Pwede yung yes upline rule na yun eh. Bilang ako, bilang upline, bilang leader ng team ko, kompleto kami sa 5 M's. Ethical yung mga tinuturo ko, effective. Pero never kung tinuruan yung mga members ko ng yes upline rule. Even mga leaders, hindi ko sila tinuruan na yes upline rule. Bakit? Tinuturuan ko yung mga members ko kung paano mag-isip. Paano mag-isip? Hindi kung ano yung dapat isipin. Okay? Tinuturuan ko sila kung paano mag-isip na timbangin yung bagay-bagay. Now, ang disadvantage nito is pwede nga sila magkaroon ng analysis paralysis. Pero pati yun, ine-explain ko din kung paano mo siya kukontrahin.
Diba? Ang kupangontra lang naman sa analysis paralysis, gawin mo eh. Kung ano natutunan mo, gawin mo agad. Hindi yung training, puro training, 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 ang talino, walang ginagawa, walang resulta. And another thing, bilang yun yung sa side sa mga members ko. Pero bilang ako upline, bilang ako leader, hindi ako takot na mag-quit ang members ko. Hindi ako takot na lumipat sila ng ibang team, lumipat ng ibang company. Hindi ako natatakot. Bakit? Meron akong abundant mindset. Dati, yung mga sinasabi ko that hindi ako perfect, dati ginagawa ko niyan before. Kaya naiintindihan ko. Kung meron sa inyo na, nakakatakot naman talaga kasi ang hirap-hirap humataw, ang hirap-hirap mag-recruit, tapos mag-quit, tapos lilipat ng ibang company. Naiintindihan ko, ganyan din ako. Pero ganun talaga eh. Hindi mo sila control eh. Hindi ko sila control eh. At wala akong planong kontrolin sila. Galing yan mismo sa akin, isa akong control freak before. Napaka-controlling ko na upline, napaka-ego-driven ko na upline. Yung mga pinagsasabi ko na toxic na kultura from 1 to 3, ginagawa ko yan lahat dati. Kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. So ego-driven ako, napaka-controlling ko, palagi ako nagma-micromanage every single day, kinakamusta ko sila, ilan invite mo, ilan benta mo, pero ako di ko tinatanong yung sarili ko ng ganun. Sila, tinatanong ko sila, ilan invite mo, ilan prospect mo, ilan payin mo, ilan benta mo, pero ang sarili ko di ko tinatanong ng ganun. So, nung naiintindihan ko itong mga bagay na to, nag-focus na ako more on sa development ko, sa growth ko. Diba? Ina-explain ko sa kanila, 99% ng mga tinuturo ko sa mga members ko, ina-explain ko kung bakit yun ang pinapagawa ko sa kanila. Meron lang 1% na hindi ko ina-explain. Ito yung mga bagay na kailangan mismong sila yung maka-experience. Kasi hanggat hindi nila na-experience, hindi nila maintindihan. So for example, i-explain mo nga kung ano ang lasa ng chocolate sa isang taong never nakakain ng chocolate sa buong buhay niya. Kaya mo ba? Or i-explain mo ang color blue sa isang color blind na tao. Kaya mo ba? Di ba hindi? Kailangan yung color blind, siya mismo yung makakita, ah, yan pala yung blue. O yung hindi pa nakakain ng chocolate, siya mismo makatikim, ah, ito pala lasa ng chocolate. Diba? Paano mo i-explain yun? Basta isipin mo na lang medyo mapait pero matamis. Eh, hindi pa siya nakakakain ng chocolate kay kailan. Iisipin niya, ano ba yung mapait? Ang palaya, mapait. Matamis, asukal. Ang sama naman nun. Combination ng ang palaya tas asukal. Ang sama naman nun. Diba? So, kailangan sila mismo yung maka-experience. Yun yung mga bagay na, yun yung 1%. Pero 99%, majority ng tinuturo ko sa nila. Na-explain ko, bakit mo kailangan gawin. Now, another thing, is sinasabi ko rin sa kanila na, kung hindi mo gawin, walang problema sa akin yan. Okay lang, hindi mo sundin, hindi ako magagalit, hindi kita pariringgan sa Facebook, di ba? Wala kang pakialam. Pero take full responsibility kung ano yung mangyari sa'yo, kung ano yung maging resulta mo. Kasalanan mo yung lahat. Maging maayos, halimbawa hindi mo ginawa yung tinuro ko pero kumita ka sa ethical na paraan, eh di congrats, kasalanan mo yun. Pero hindi ka kumita kasi hindi mo in-apply kung ano yung tinuro ko sa'yo, kasalanan mo din yun. Diba? Yun yung ina-explain ko sa kanila. Okay, ang sinisigurado ko lang sa mga members ko is hindi sila babalik sa akin tapos sasabihin nila, eh, ikaw may kasalanan, ba't di ako kumita? Actually, meron akong ganung member. Out of thousands ng member ko, dalawa lang yung nagganun sa akin. Diba? Siguro merong iba pa na nagsasabi, pero hindi na ako minessage na ako pa sinisigurado. May ganun talaga, normal yun. Hindi mawawala yan. Kasi tayong mga tao, pag ang isang tao is merong loser mindset, sisisihin yan lahat maliban sa sarili niya. So, may dalawa lang nang ganun sa akin. Wala na akong pakialam doon. Wala na akong magagawa. So, yun lang naman ang importante para sa akin bilang upline. So, bahala na kayo mag-desisyon. Kung lilipat sila, mag-quit sila, lilipat sila ng ibang company, kung sa tingin nila yun ang makakatulong sa kanila, good luck. Best of luck sa'yo. Hindi naman ako perfect na upline, di ba? Katulad ng binanggit ko, hindi naman ako perfect na upline, hindi ako perfect na leader, hindi perfect na team to, hindi perfect yung company. So, good luck. Kung yun sa tingin mo makakatulong sa'yo, di doon ka. Alam mo, na-train ko na yung mindset ko na isipin na win-win pa rin sa akin yun. At least nalaman ko na hindi siya fit para sa grupo ko. Hindi niya nakita yung vision ko. Mas much better maaga pa. Diba? Na, maaga pa nalaman ko na yun. Na hindi ako dapat maglaan ng oras sa kanila. Sa kanya o kung sino man yun. Pero kasi nangyari na yun sa amin ilang beses na. Wala pa kailan. Diba? So, yun yung tatlong pinakang toxic na culture ng network marketing. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito and comment ka dyan sa ibaba kung ano yung pinakang tumatak sa isip mo dito sa training na ito.
pwede nyo itong i-share sa inyong mga teammates, mga members na alam nyo na nahihirapan or ganito rin yung problema o mga uplines, kasi more on pang uplines talaga. Hindi, actually, pwede naman sa lahat ng mga network marketers ito. Pwede, marami nga rin matututunan yung mga hindi kasali sa network marketing. Pwede nyo itong i-share sa kanila, libre lang. Wala silang babayaran, libre lang yung pag-share sa kanila. Makakatulong ka pa sa kanila. I-share mo to sa kanila and like mo tong video na to kung nagustuhan mo, kung marami ka natutunan. Kung di mo nagustuhan, bala ka sa buhay mo, wala akong pakialam. Diba? Ginawa ko to kasi alam ko na makakapagbigay ng value kasi ito yung matagal ko nang pinagplanuhan na gawin. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para gawin, nagawa ng video itong toxic na kultura kasi ito yung nagpapalala sa pangit na imahe ng network marketing kapag hindi siya na-address or kapag hindi siya naayos. So magsisimula yun sa'yo bilang ikaw, may member ka man o wala, magsisimula yun sa'yo. So ayun, maraming natutunan dito. Apply mo ko na yung mga natutunan mo. Kita-kits tayo next time. This is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. See you. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!